Ika nga ng mga may edad, kapag naligaw ka ng landas, sa kangkungan ka pupulutin. Pero baka blessing in disguise ito, mga kapuso, dahil ang kangkong, kapupulutan din pala ng sustansya. Ang kangkong o water spinach ay may iron na tumutulong mag-produce ng red blood cells para sa matibay na pangangatawan, vitamin A na nagpapalinaw ng mata, at vitamin C na nagpapatibay ng immune system. Kung sa basketball, ang kangkong ay talunan, panalo naman ang gulay na ito sa kalusugan. Mabilis tumubo sa basa at matutubig na lugar, kaya mura at maasahan sa oras ng pangangailangan ang kangkong. Presyuhan ngayon ng kangkong, ang isang tali ay 5 peso. Yan taong ko sa sinigang na babo. Adobong kangkong ay niyahain ko sa pamilya ko. Pero kung sawa na kayo sa adobong kangkong, eto ang mga recipe na bubuhay sa simple ngunit masustansyang gulay. First of all, sa larangan ng international cuisine, hindi kayo bibiguin ng kangkong. Tikman ang kangkong mac and cheese na may kangkong garlic butter toast on the side. I-ready ang elbow macaroni, cheese sauce, pasta sauce, garlic at ang kangkong. Una, gagawa tayo ng ating cheese sauce. Ilagay sa kaserola ang cream cheese at chopped kangkong. So meron na tayong sauce. Magluluto tayo ng ating pasta. Ito ay elbow macaroni. Isama ang cooked macaroni sa cheese sauce. Ang mac and cheese ay wala naman talagang gulay. Pero hinaluan natin siya ng kangkong para mas sumustansya. Pagkalagay sa plato ng macaroni and cheese, samahan ito ng pasta at cream sauce. Ilagay sa oven for 12 minutes. Perfect na parto nito ang baguette o French bread. Pahiran ito ng butter at budbura ng chopped garlic at kangkong. Pwedeng alternative sa baguette ang pinatigas na pandesal. Pagka-oven ito ng 5 minuto, ito ang kalalabasan. Ang mabigat sa tiyana recipe na ito, masarap ihain, may okasyon man o wala. Comfort food na mapagsasaluhan ng barkada for 120 pesos. Ang kangkong, pwede rin bumida sa Chinese cuisine. Fill the dumplings with love gamit ang healthy kangkong. Maghanda lang ng sugar, tofu, all-purpose flour, asin, mashed potatoes, cooking oil, siomay wrapper at chopped kangkong. Balatan ang mga patatas at pakuluan sa kaserolang may tubig. Pagkaahon, pinuhin ito gamit ang masher. Kung walang masher, gumamit ng tinidor. Ngayon, magigisa na tayo ng laman ng ating dumplings. Igisa ang bawang at sibuyas sa mainit na mantika. Isunod ang mashed potato, tokwa, isunod na ang kangkong, toyo, tsaka haluan ng asukal at harina. Gagamitin natin ang kangkong as extender para meron siyang gulay. Budbura ng asin at paminta. Pag malamig na ang stuffing, balutan ito ng siomay wrapper. Pahiran ng egg white na magdidikit sa siomay wrappers. Ilagay ang dumplings sa steamer. Have a taste of this Chinese staple na pinapinoy ng kangkong. Tatlong tao na ang mabubusog for 80 pesos. Kung mahilig ang mga bagets nyo sa palitaw, gawin itong mas healthy with a dose of kangkong. Ang mga kailangan, rice flour, sesame seeds, niyog, sugar at kangkong. Pumutol ng mga dahon ng kangkong. Sa mga mami na namamalengke, para malaman natin na fresh ang kangkong na makukuha, dapat ang mga dahon ay walang butas at berdeng-berde. Pagkalagay sa strainer, i-blanch muli ang kangkong at ilagay sa bowl na may tubig at yelo.
i-blend ang mga dahon ng kangkong at isalin sa bowl. Isama sa mixture ang rice flour. Kung walang giniling na bigas, pwede nyo palitan ng rice flour. Marami nito sa supermarket. Ilalagay natin siya sa refrigerator at ito ang kalalabasan niya. Ihulma ang mga palitaw. Traditionally, ganito ang magiging forma niya, para siyang dila. Isa-isang ilubog ang mga palitaw sa kumukulong tubig. Pagkahango, pwede nang budbura ng niyog at sesame seed. Lulubog ang gutom at lilitaw ang appetite kapag natikman ang kangkong palitaw for 60 pesos. Kasya sa dalawang tao. Kung may kilala kayong hindi mahilig sa kangkong, ito na ang pagkakataong kumbinsin sila. Dahil ang murang gulay na to, hindi lang nag-uumapaw sa sustansya, panalo rin siya sa lasa. Masaya na tayong mamumulot sa kangkungan ng paborito nating sangkap.